ang tilapia dito kaysa dun sa kabila. Iniisip ko mas mura dito kasi mas malapit sa Lutayan Lake. Pero mas mahal siya ng konti. Pero 10 piso lang naman. Not bad. At least kahit saan tayong way dumaan, Barrio 2 or Barrio 3, merong nabibiling ganyan. Meron yung dalag dun, oh. Sana dalag na lang pala, tas ginataan, no? Mas masarap ang dalag pag ginataan. Pero okay na. Kasi, baka mas mahal kasi ng konti. Eh, kailangan kong bumili ng madami. 2 tali ulit. Tapos ipapagataan. Gataan na lang. Kung may mabibili tayong talong sa daan, magandang araw mga kamami. To for today's video, nandito kami sa area namin kasi nagpa-deliver kami ng mga ng door at saka window. So kailangan naming pumunta ngayon. It's Sunday. Walang day off. So, ipapakita ko ng konti yung pinapagawa namin. So, ayan po. Maliit na kubo-kubo namin. Ayan. Ito po yung area namin. So, nandito pa ako sa sasakyan. Ayan. At nakakapagod po ang bumiyahe araw-araw. Kasi ang init-init sa labas. Tapos, yun. Pero wala kaming choice. Matapos na din. At saka ano, baka po lilipat na lang kami na hindi pa tapos. Kasi wala na kaming budget. Pero okay lang. At least ano po, hindi na kami nagre-rent. Tapos, mabawasan din yung gastos namin sa gas. Dahil araw-araw kaming bumabiyahe. Ayun. Hindi pa namin napapagawa yung countertop. Tapos yung sa tubig. Hindi pa na-install yung plumbing. Kaya, anyway. Okay lang din naman sa amin na lilipat kami na kahit hindi pa tapos. Para unti-unti kami, nandito na kami kahit papano. Hindi na masyadong stress sa biyahe. Ayun! Magluluto ako. Dahil dun sa binibilhan ng tilapia, hindi sila naglilinis ng tilapia. Hindi sila nagkakaliskis. So, ito yun. Kailangan linisin bago lutuin. Masugat ako. Kasi natusok ng isda. Hindi maganda yung ano nila. Pag sa palengke binili to, pwede na siyang ipalinis. Pero dahil sa dahil na lang natin binili, hindi sila naglilinis. Buhay OFW. Ganito po yung buhay namin sa abroad. Mga doon nga kayo, huwag kayong kakain ng ganito kasi ano, hindi naka doon kayo.
No. Buhay ng OFW. Ina, agit tatay kastini. Awan mo't ni Angkul. Makanan na. Kamu. Hello mga kamami. Ayan na yung tilapia, nasa kawali na. So ang gagawin ko, ipapaksil ko muna. Yan, maraming sili yan sa loob, siling green tsaka siling labuyo. After ko ipaksil, pagka natuyo na yan, saka ko siya lalagyan ng gata. Tsaka gulay. Ewan ko kung ano pang gulay ang ilalagay ko dyan kasi wala pa si Inang. So ayan, antayin natin hanggang sa mapaksil yan. Pag nanuot na yung ano, yung lasa, saka ko lalagyan ng gata. Yung aking paksil, so dinagdagan ng talong. Yan. Maya-maya, after 2 minutes, lalagyan ko na ng gata. Patay na. Ayan na, may gata na yung aking isda. Tumutulo-tulo na. Tikman ko muna kung masawa. Creamy. Ready na. Papatayin ko na. Let's eat na. Sili. Kain tayo mga kamami. Ginataang isda. Tilapia na may talong. At maraming sili. Ilektura mo, kuman. Natawid ko. Oo nga pala. Dal. Diyan magayam, magbagayo, diyan magayam, ayan da. Ano yung team nga kwa, diyan da ang boy, ang team Ilen. Awan naman ito kwa da. Ang sarap. Nga, nagpulit sa Pavilman. Hindi mo sinabi, Bon? Sabi lang lang ito. Ay, baka nagsundo? Ay? Hindi. Paniwan na daw yung lagari. Hindi. Ang kanya. Baka. Pakuhanin niya yung lagari. Kumain muna sana. Subukan mo yung lagari ko. Ano? Baka. Ay, meron na. Dala na lang yung pagbalik. Kasi hindi ko lang kung. Wrap lang naman yan. Pang wrap lang. At least mag-cut. Mas mabilis mag-cut. Ang hirap kumain pag mainit. Kaya yung kilaban na. Hello. Sawa ni Arvin. Toto yung palayaw. Filipi yung ano. Pamangkin ko na kaibigan ko. Na mag best friend kami nung mga bata kami, sabay kaming pupunta sa baylihan. Pagka, oo, baylihan ang tawag kasi eh. Ano din siya eh, kasi edad ko lang din siya, 20 plus pa lang kami. Na-miss ko to, parang ilang years back, 18, 17 kasi ako umalis, 17 pa lang ako nung umalis ako dito. Almost 3 decades. So 30 plus years kaming hindi nagkita. Ang nabalaan na nila edad nyo. Amo eh. 30 plus pa lang kami. Thank you. Pamangkin ko. Tapos nakita ko yung ano, yung comment niya dun sa, basta may binati kaming may birthday. Tapos, Arlene Sinoy, sino kaya ito? Sabi ko, nalipatak kami na, hindi naman familiar sa akin yung Sinoy. So, inano ko siya, kasi hindi naman kami palaging nag-uusap. Inistock ko yung profile niya. Hello, si Arlene. Minisage ko kaagad. Ano, size sa cam, sabi ko sa kanya. Tapos yun, siya para ano, para may dahilan din siya na magkita kami. Siya wala ka na ganda po. Ako lang. Oh, ngayon, pagka hanggang June, nandito kami. Siguro lilipat kami. Kahit hindi pa tapos yan, lilipat kami kasi wala na kaming pambayad na apartment. Pasyalan mo kami dito, ha?
Actually, si, actually tibing, ano ang itawag ko? Auntie or tibing na lang? Bing na lang. Oo. Auntie, bing. Kay... Ay, mas kulang ko! Bisan ang mga ano, bisan mga uncle mo dire, bro ang tawag ko eh kung magkasing edad kami, bro lang yung tawag ko sa kanila. Pareha kay Kwan, kay Bini. Kay Bini, bro Bini rin ang tawag ko sa kanya. Kasi nasanay kami na bro yung tawagan namin. Kasi halos magkasing edad lang. So sa iyo magiging Bing na lang man ako sa iyo. Okay lang din. Okay, oo. Kasi kaya sa amin kasi yung sinusunod namin yung blood, ano, kung auntie kahit na bata pa aantihin namin. Okay. Ganun kasi. So okay lang din naman. Oo. Kasi hindi naman tayo magka-blood. Okay lang. Kasi sa di sila, mga Amerikano lumaki sa Amerika. Kahit auntie mo, ay kahit na yung biyanan mo, ganyan, tinatawag nila sa pangalan. Pangalan lang. Pangalan. Ganon sila. Kaya wala sa kanila yung mga ganyan. Actually, almost every Sunday, ari kami. Dahil dito. Okay. Pamangkin niya eh, anak ni Junjun. Tantangan ka mo, di ba? Malinis naman dito. Ala! Kakakain lang namin ng lunch, pero ano, may nakita na naman akong ano eh. Oong. Ay, ang saya. Ay, kaso parang sira na to. Sira? Hindi, pwede pa siguro. Tapos meron, oh ah. Ang cute. Ano, baka meron pa dyan. Ang saya naman. Meron akong nakitang mushroom. Ano to? Mushroom ng saging. Masarap din to. Sarap to iihaw. Adya, anak ni Aubrey. Ito na minsan ka, ikanti pa mo na. Umpay mo. Magawid kami, ha? Umat ni Aubrey, adya ko ng Marvel. Yan. Kunak. Ipampuitagas doon pa dito yung pampuitagas. Itad nung to kanya na sumangpat. Tapicturan lang ti Jobin.